Ano nga ba ang kontraktualisasyon? Ito ba ay legal? Ano ang pagkakaiba o pagkakatulad nito sa endo? Sa ilalim ng batas, pinapayagan ang kontraktualisasyon. Ito ay ang pakikipagkontrata ng isang kumpanya sa isang lehitimong kontraktor upang kuhanin ang serbisyo ng mga empleyado nito para sa partikular na trabaho na may itinakdang panahon. Hindi lahat ng uri ng kontraktualisasyon ay katumbas ng endo. Sa ilalim ng endo o end of contract, ang mga empleyado ay pinapapirma ng kontrata na kadalasan ay umaabot lamang ng 5 buwan upang maiwasan ng regularization at pagbibigay ng iba pang benepisyo. May mga kontraktor naman na pagkatapos ng service contract sa isang kumpanya o principal ay tinatapos na rin ang employment relationship nito sa kanyang mga empleyado. Ang mga ito ay hindi pinapayagan ng batas. Paano nalalaman kung hindi legitimo ang isang kontraktor o tinatawag na labor-only kontraktor? Ang isang hindi legitimong kontraktor ay hindi rehistrado sa DOLE sa ilalim ng Department Folder 18-A. Walang sapat na kapital or investment sa pamamagitan ng mga kagamitan ng makinarya at opisina. Ang mga empleyadong isinusupply sa kakontratang kumpanya ay gumagawa ng mga trabahong direktang kaugnay ng negosyo ng kumpanya at walang kapangyarihang isupervisa o ikontrol ang trabaho ng kanyang mga empleyado, bagkos ito ay nasa may-ari o mga tagapamahala ng kumpanyang kakontrata ng isang kontraktor. Alinman sa mga ito ay pinagbabawal sa ilalim ng Labor Code at mahigpit na yung binabantayan ng DOLE upang wakasan ang mga pang-aabuso ng mga kontraktor o establishmento na hindi sumusunod sa batas. Para sa iba pang kaalaman o katanungan, o kung mayroon po kayong reklamo, maaari po kayong tumawag sa 043-288-2080 or 288-2078 or sa DOLE Mimaropa Hotline 0906-375-8792. Magandang gabi, Oriental Mindoro, 27 sa buwan ng Oktubre taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Alternative Mining Management Bill sinusulong ng ilang environmentalist sa lalawigan. Karagdagang sementeryo sa lungsod, nakatakda na sa susunod na taon. At presyo ng mga kandila at bulaklak, inaasahan na ang pagtaas sa mga susunod na araw. At sa detalye ng ating mga balita, sa pagsisimula ng selebrasyon ng ika-66 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Oriental Mindoro, ay dinaos na kahapon ang Pigorm Sports Competition sa Bulwagang Panlalawigan. Ang sports competition na ito ay pauna pa lamang sa mga nakahaing aktibidades ng ahensya ng probinsya na tatagal mula ika-6 ng Oktubre hanggang ika-9 ng Nobyembre. Sa temang Kultura ng Serbisyo, Tatak Mindoreño, na layuning ipagdiwang ang pagtangkilik ng mga Mindoreño sa sariling atin, ito man ay mapaprodukto, kaugalian o kultura. Kabilang sa mga nakalatag na aktibidades ay ang Tunog Mindoro kung saan maglalaban-laban ang mga mag-aaral sa elementarya para sa Drums and Glockenspiel Competition. Magkakaroon din ng Pigorm Employees Fun Games, Awarding of Gender-Responsive LGU at Outstanding Police Officers, Miss Oriental Mindoro 2016 at marami pang iba. Nais ng pamahalang lalawigan na ang selebrasyon ay maging masaya at makulay para sa mga mamamayan ng probinsya. Kaya naman, masusing pinagplanuhan ito ng mga departamento sa paunguna pa rin ng Pitiedo. Samantala, tatagal ang selebrasyon mula ika-26 na Oktubre hanggang ika-15 ng Nobyembre. Samantala, nagsama-sama ang bawat treasurer ng sangguniang barangay sa lungsod ng Calapan para sa 2017 annual budget.
Layunin ng 3-day workshop na ito na magkaroon ng preparasyon ng mga treasurer ng bawat barangay upang mapaghandaan na ang budgeting and expenses ng kani-kanilang lugar. Ayon kay Ray Malakas, presidente ng Association of Barangay Treasurers of Calapan City, kapaki-pakinabang ang workshop na ito sapagkat dagdag kaalaman din ito para sa mga ingat yaman ng barangay. Aniya, hindi biro ang magplano at maghawak ng pondo, kaya naman mas maigi na magkaroon sila ng preparasyon at pagsasanay tulad nito. Pagdating ng October kasi nagpiprepare ang bawat barangay. So yan, may mga nagbago, may mga additional katulad niyang sa climate change, sa GAD, gender and development. Yan yung additional na kailangan talagang minamandate na ma-budgetan ng barangay. So yun yung aming purpose, kaya kami ulit nag-andak ng seminar workshop. Katulad sa amin, ay napakaliit lang kasi ng barangay ko eh. Ay, ang amin dun halos ay, ang ano namin ay agricultural kami na lugar. At kami naman yung mga lugar din na kami na binabaha. So ang una namin dun project na evacuation, which is nakuhingi naman natin sa mayor, nakuhingi naman natin sa city. So ang amin namang 20% development fund ay para kaunti lang. So ang lagi namin nalalagyan lang doon yung aming sa itong waste management, itong aming kalinisan ng tabing kalsada at yung mga street lights para nga doon sa mga daan kasi mahaba ang daan namin, ipagkagabi ay yung ibang mga dayo o yung mga taga-amin siyempre. Yun lang ang aming halos nalalagyan ng aming development projects. Yung iba naman, ay hinihingi na namin sa mga government agencies pag makakahingi pa. Additional projects pa rin. Samantala, isa rin sa mga pinag-usapan sa nasabing seminar workshop ay ang pagbibigay pansin sa mga proyektong may kaugnayan sa climate change. Pinapanukala na ang mga barangay officials ay magkaroon ng plano kung paano magiging eco-friendly ang mga ginagamit lalo na sa mga barangay hall, tulad na lamang ng paggamit ng solar power. Dagdag pa ni Malakas, hindi lamang ito ang proyektong kanilang pinaplano na may kaugnayan sa climate change. Sa kanila anyang lugar sa Santa Cruz na bahain ay nais din nila magpatayo ng evacuation center at street lights bilang parte ng kanilang development projects. Ang tabayan na ng iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Bunga pa rin ang inilunsan na lunduyan o ang Quarterly People's Forum on Environment, isang resolusyong nagpapahayag ng pagsuporta sa House Bill 984 o ang Alternative Mining Management Bill ang isinusulong ng ilang mga kalikasang grupong dumalo dito. Ayon sa resolusyon,
hindi makamamamaya ng Mining Act of 1995 at hindi consistent sa isinusulong na likas-kayang kaunlaran. Ang Alternative Mining Management Bill rin anila ay kumikilala sa mga prinsipyo gaya ng pambansang industrialisasyon, aktibong pakikilahok ng mga pamayanan sa pangangalaga ng mga yamang mineral, magsusulong ng karapatan ng mga manggagawa sa minahan, at ipagbabawal ang pagmimina sa mga eryang kritikal tulad ng mga maliliit na isla, pangunahing kagubatan at watershed. Nakapaloob rin sa nasabing resolusyon na ang eryang naapektuhan ng pagmimina ay i-rehabilitate at ang pagmimina ay kinakailangang nakaayon sa prinsipyo ng intergenerational responsibility. Pinagpasyahan rin sa nasabing pagpupulong na ang mga organisasyon at individual na lumagda sa Alternative Mining Management Bill ay maglulunsad ng information dissemination campaign at pag-uusap kina Congressman Doy Liachon at Congressman Ray Umali. Samantala, dinagsa ng higit 200 aplikante ang isinagawang jobs fair, local and overseas employment ng pamahalang lungsod ng Calapan ay inorganisa ng City Public Employment Office o PESO sa koordinasyon ng DOLE, POEA at Provincial PESO sa Divine Word College of Calapan Gymnasium a 26 ng Oktubre. Ayon kay Dr. Apolinar Redublo, City PESO Manager, layunin ng pag-ibigay ng Naturang Jobs Fair ay ang matulungan ng mga kababayan, partikular ang mga tagalungsod, na mas mapadali ang pag-a-apply. Isang one-stop shop na isang lugar na lamang ang pupuntahan at dito ay mamimili sila ng kanilang nais-apply ang trabaho. Ang naturang gawain ay may temang hindi lang trabaho, marangal na trabaho, na naglalayon din na dito na mayroong siguradong proteksyon ng mga aplikante sapagkat legal at may papeles na pinanghahawakan ang mga ito. Sinabi pa ni Redublo, sa mga bagong graduates at mga bago pa lamang nag-a-apply ng trabaho, isa itong panibagong experience, environment at trabaho. Ang kumita ng pera sa sariling paghihirap ay napakasarap din sa pakiramdam. Lubos ang pasasalamat niya kay Mayor Arnan Panaligan sa pagkakataong ito na hindi na rin gagastos ng malaki sa pag-a-apply sa pamasahe pa lamang sapagkat alam ang lugar kung saan pupunta basta dala na rin ang lahat ng kinakailangan sa pag-a-apply. Sa uli, sinabi pa ni Redublo na mahalaga na may nakatapos sa bawat pamilyang Kalapeño sapagkat kapag dumating ang ganitong pagkakataon ay madali na ang makapag-a-apply ng trabaho ang mga ito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Magkakaroon ng karagdagang sementeryo ang lungsod ng Calapan sa susunod na taon. Ito ang tugon ni City Mayor Arnan Panaligan sa patuloy na pagsikip ng ating public cemeteries na nasa mga barangay ng Lalud at Tawiran.
Kinagisna na ng mga Kalapeño ang sementeryo sa May Barangay Lalud na isa sa itinuturing na isa sa pinakamatandang sementeryo sa lalawigan. Habang ang nasa Barangay Tawira naman ay nabili ng pamahalaang lungsod, 10 taon na ang nakararaan. Subalit sa pag-usad ng panahon, mabilis ring napuno ang nasabing sementeryo kaya naman tuwing undas ay hindi maiiwasang magsiksikan na ang mga bibisita sa mga puntod. Ayon kay Mayor Panaligan, batid niya na isa ito sa dapat ring tutukan ng pamahalaang lungsod. Kaya naman nakaplano na ang pagbili ng 1 o 2 hektaryang lupa katabi ng kasalukuyang sementeryo sa Barangay Tawiran. Isasamaan niya ito sa budget para sa taong 2017. Definitely may plano kami na makakuha ng panibagong area para sa expansion ng ating cemetery. Alam niyo, yung ating naging expansion, more than 10 years ago yan, yung last term ko pa bilang city mayor, yung pangitan ng 2001 and 2004, dyan tayo bumili ng 1 hectare sa Lalud. Adjoining yung ating lumang sementeryo. At yan ang ating dinevelop na karagdagang lugar para sa ating public cemetery. At nangyari nga yan ay may kita sa puntao nung last term pa bilang mayor. So ngayon, sa pagbalik ko bilang mayor, ay nakita natin ay isa yan sa mga dapat tutukan ulit ng city government. Kaya sa parang kumuli, tayo gagawa ng paraan para makabili tayo ng additional na lupa ulit. So kami nagkaplano na sa budget namin for next year para maka-acquire ng additional 1 or 2 hectares para sa expansion ng ating public cemetery dyan sa Lalud Tawiran area. Ito ay doon sa may palikot. At siguro naman wala namang yung mga karating lote. Wala naman siguro ibang magkaka-interest na ibang development doon, like housing, kung ang katabi na ng sementeryo. Kaya we will negotiate sa kanila na ipagbili sa city yung kanilang mga properties na yun adjoining sa aming public cemetery. Last, Mayor, it's a long weekend sa aming mga kanila. So, bakit message ko lang sa aming mga ay naman kay Ronald Canto, City Economic Enterprise Manager, sakaling maisakatuparan ng pagbili ng bagong sementeryo. Sisimulan nila dito ang iba't ibang hakbangin na sisiguro sa kaayusan, sistematiko at mahigpit na pagpapatupad ng proseso na itinatakda ng pamahalaan, mula sa pagrenta ng lupa hanggang sa seguridad ng buong himlayan. Kung sa mga libingan, sa kabayanan ay sunod-sunod ang pagdating ng mga kaanak upang maglinis ng mga puntod, iba naman ang sitwasyon sa kabukiran tulad ng Catholic Cemetery sa Barangay Del Pilar, Nauhan. Ilang araw na lamang at araw na ng mga patay, ngunit mga ilan-ilan pa lamang ang naglilinis dito. Kapansin-pansin rin na ilang puntod pa lamang ang nalinis na at napinturahan. Kabilang sa mga nadatnan ng Newsline team si Ginang Marilyn Sagun na abala sa paglilinis sa puntod ng unang yumaong inilibing sa nasabing sementeryo mula nang buksan ito mahigit 20 taon na ang nakararaan. Kasama ang kanyang asawa, pinakausapan niya sila ng mga kaanak na nakalibing dito na linisin ang mausoleo at puntod. Bagay na masaya naman anilang ginawa, may bayad man o wala. Naglilinis ng cemetery? Hindi naman. Iba ay advanced naman. Kagaya nito ngayon, ay matagal pa naman ang undras, naglilinis na agad. Bakit po? Para pagdating ng mga kamag-anak ng namatay na ito, ay malinis na sila. Hindi naman siya totally upahan na ano, kundi nakiusap lang. Na malinis? Oo. Na, kasi wala silang mga anak ditong maglilinis sa ibang bansa. Ano po ang pakiramdam na nakakatulong kayo? Masarap. Although may bayad. Kahit walang bayad, masarap sa pakiramdam kasi parang naging magulang na rin namin to, gawa ng sila ang pinakamatanda dito noon. At sila rin yung unang-unang inilibing dito. Sa, nung binuksan itong sementeryo, sila mismo ang unang inilibing dito. Apektado rin ng maulang panahon ang pagbisita at paglilinis sa mga puntod dito. Kaya naman, dalangin ang karamihan sa mga kaanak ng mga nakalibing dito na maging maliwala sana ang panahon, higit sa 1 na Nobyembre. Samantala, bagamat malayo sa kabayanan, hindi naman umano nawawala ng pulis na jumu-duty dito mula sa Nauhan Municipal Police Station
upang magbantay sa seguridad at kaayusan sa paglagsa ng mga dadalaw. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Pagamat ilang araw na lamang bago ang pagunita sa araw ng mga yumao, handa na naman ang mga flower shops sa inaasahang pagdating ng mga mamimili ng mga bulaklak upang dalhin sa mga sementeryo. Chrysanthemum at Malaysian mom sa mga uri ng bulaklak na mabenta tuwing undas. Sa kasalukuyan, ayon sa mga maninindak, wala pang pagbabago sa presyo ng mga ito, ngunit inaasahan na sa 30 hanggang 31 ng Oktubre ay tataas na ang halaga ng mga bulaklak. Ang mga nasabing bulaklak ay nagkakahalaga sa ngayon ng 200 pesos per bundle o 300 hanggang 350 pesos kada dosena. Para naman sa mga nagtitipid, maaaring bumili ng kada piraso sa halagang 30 pesos bawat isa. Ang mga maliliit namang bulaklak na nasa paso ay mabibili mula 50 pesos pataas. Mabenta ang mga ito sa mga nagmamadali at nagtitipid. Sa mga may budget naman, may flower arrangements na mabibili mula 250 hanggang 850 pesos. Samantala kung may mga bulaklak, hindi rin mawawala mga kandila na tila sumasabay na rin sa teknolohiya. Sa ngayon, may LED candle na rin mabibili sa halagang 25 pesos kada isa. At dahil LED, hindi ito mauubos ngunit maaaring mapundi o masira. Maliban sa mga ito, may calla lily candle rin. Ordinaryong kandila na inilagay naman sa lalagyang may disenyo ng bulaklak na lili at mabibili sa halagang 35 pesos bawat isa. Pinakamabenta naman ang mga vigil candles na nagkakahalaga ng 55 pesos kada dosena ang mga maliliit at 80 pesos naman kada 6 na piraso sa mga malalaki. Ang mga scented candles na kalimitang dinadala sa mga mausoleo nasa 150 hanggang 250 pesos. Habang mga spiral at colored candles naman ay nasa 250 pesos pataas ang bawat dosena. Sa uli, tulad ng mga bulaklak, inaasahan na rin ang pagtaas ng presyo ng mga kandila sa mga susunod na araw. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Samantala, sa atin pong Christmas countdown, 59 days na lamang po at Pasko na. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoranyo. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.